Hello guys, what's up? May inaayos tayo ditong DVD player LG. Yan guys, mali ang trouble nito. Hindi siya nagmamadali tayo. Ay kasi marami pa tayong ibang ayusin. Hoy, sasaksak natin siya. Sasaksak natin. Ayan guys, kung makikita nyo guys, wala siyang power. Kahit i-on natin itong kanyang switch. Ito, yung kanyang switch button. Ayan, wala talaga siyang power. So, ngayon, bubuksan natin. Bali, ito yung kanyang loob. So, yun guys, may nakikita tayo ditong kapasitor. Ito. Bali, lumobo. Baka maswerte yan lang, baka yan lang yung naging sira nito. So ngayon susubukan natin yung trouble. Yung mga ganitong ore kasi ng DVD player guys, bihira ito masiraan ng power supply. Maliban na lang kung mayroong problema dito sa secondary. Ganito. Susubukan natin yung trouble. So, ito naman yung time para mag-voltage check tayo. Susubukan natin kung baka surety dito ng kanyang diode. Hindi naman. Wala naman siyang surety. So, ngayon papalitan natin itong capacitor guys. Ang lumubo. Parang nabuksan na ito ng technician. Pero hindi pa siya, hindi niya inayos. Baka yung may-ari na yung nag sumubok nito buksan. Kaya tatanggalin natin itong lumubo na kapasitor. Kapag lumubo kasi yung kapasitor guys, ibig sabihin nun, sira na talaga siya. At baka yun lang yung dahilan ng shorted kaya nagda-drop yung supply. Pag may repair kayo, yung mga lumubo ng kapasitor, huwag nyo na yun i-tester. Kasi sigurado akong sirang-sira na yan. Kaya ang value nito guys is 10 volts, 1000 UF. Ay, hindi nyo makikita. 10 volts, 1000 UF. Ngayon, papalitan natin. So, pag ganito guys, pwede tayo maglagay ng 16 volts, okay lang yun. Huwag lang yung 25. Ngayon, may nakita ako dito. Dito sa board ng regulator ito ng amplifier. Sa China, yung universal. Kukunin natin ito. 16 volts. Bali, yung ipapalit natin, 16 volts. 1000 UF. Basta yung microfarad guys, wag nyo lang taasan. Or baba, mababa. At saka mag-ingat kayo pag naglagay kayo ng kapasitor. Baka mabaliktad. Kung titignan nyo dito sa board natin, ito guys, bali ito yung kulay puti, yung merong puti dyan, ito yung sign ng negative, at saka ito yung positive natin, yung merong plus. Pag nagkamali kasi kayo, pag napaliktad nyo yan, kung hindi man siya puputok, normally, hindi yan puputok kaagad.
Pero iinit at iinit at saka puputok din yan. Ah, pagpasensyahan nyo na dito guys, pag nag-vlog ako dito, maingay. Nasa highway lang kasi yung aking shop. Kaya maingay talaga. At saka kung mag-repair tayo guys, wag lang yung ano, yung kung may makikita kayong sira, yun na naman yung papalitan nyo. Kung mayroon kayong makikitang nag-lost contact, or yung naglolos, inaangin nyo na lang din. Kasi doon tayo nagkaroon ng back job. Pag nabuksan na natin yung item, yung unit, kasi minsan doon na rin nagkaroon ng mga lost contact kasi nagalaw na natin yung mismong board. So dapat pag technician tayo, alam na natin yung gagawin natin. Tsaka importante yung wag tayong magmamadali guys. Pag may ginagawa tayo, pag may repair tayo, maliban na lang kung easy lang. Kahit easy guys, kahit madali siyang gawin eh, kasi dyan tayo nagkaroon ng disgrasya. Pag nagmamadali tayo, na-experience ko kasi yan guys, nung nag-repair ako ng LED yung LED TV eh, bali backlight lang naman yung sira, tapos ngayon binaklas ko yung kanyang panel. Sa sobrang nagmamadali, nako, napunit ko tuloy yung flex. Kaya yun, ibis na yung customer ang magbabayad sa akin, ako na yung nagbabayad. Pero hindi talaga natin maiwasan yung mga disgrasya. So, mas mainam, pag may gagawin tayo, doble ingat tayo guys. Ayun, naglagay na ako ng bolt dito guys, parang 100% na pa-under na ito, pero hindi ko alam. I-check natin yung kanyang fuse. Pero yung fuse na nilagay nila dito is resistor type. Ayun, okay naman yung kanyang fuse. Ngayon isasaksak natin, baka nga nagkaroon na siya ng supply. Isasaksak natin guys. I-check natin kung meron siyang voltage. Ayun guys, meron na siyang power. Umandar naman, no. Huwag na, hindi na tayo mag voltage check, hindi na kailangan. Kasi gumana naman. Yan, no? Yung ganitong klaseng player kasi hindi natin makikita pag nagre-red na yung kanyang CD kasi wala siyang display. Kung makikita nyo dito, ito lang yung indicator light kung napapansin nyo. Diyan lang natin malalaman kung gumagana. Kasi wala siyang display. Hindi kagaya ng mga
ano, mga China. Yun, commercial kan sa ito, guys. Ayun yung kanyang brand LG. So ito lang yung konting tips natin para sa mga ganitong trouble. Yun lang, guys. So thank you. Huwag kalimutan mag-subscribe, guys, sa ating YouTube channel. Kailangan ko talaga ng subscribe nyo, guys. Dahil kung wala kayo, bored yung ating channel. So yun, God bless.